Magandang gabi ho, Sir Levi Celerio. Magandang gabi. Meron lamang akong apat na katanungan. Sige, ano yung mga yan? Ang unang aking katanungan, paano ang pamumuhay mo sa Tondo? Ah, bali, alam naman nating lahat na yun nga, sa Tondo ako pinanganak. 2000, pinanganak talaga akong hindi sobrang may kaya sa buhay. Bali, yun nga, naging mahirap siya, naging mahirap talaga, pero naging mabuti naman matapos ang lahat. At yun, nakabangon din naman ako at tinulungan din, at naging inspirasyon ko din dito ang mga taong mahal ko, lalo na magulang, nanay ko. Yung susunod kong katanungan, paano nagsimula ang iyong karera? Ah, bali, nagsimula ang aking karera nung panahon na parang ano yun eh, parang inoferan kasi ako ng Academy of Manila ng scholarship, music scholarship. Bali, yun nga, nagsimula. At kung tutusin, nagkaroon ako ng hilig din sa musika noon, pero nung panahon na yun, doon ako mas nabigyan ng chance na yun nga, mabigay, ma-showcase ang aking talento. At dito ko nga dito ako mas nakilala at dito ako mas napansin ng mga tao, dahil nga dito na nagsimula, dahil nga nag-aaral na ako, nabigyan ako ng pagkakataon na mag-aaral. Bali yun, doon na naging maganda ang lahat at naging nakilala ang mga kanta ko na naimbento, pero medyo late na yun, medyo malayo-layo yung ano na yun. Pero dun nga, para sa akin, dun nagsimula ang aking karera at saka yun. Ah, ang ganda naman ng iyong pagkakasagot. Sa Sir Levi, yung aking pangatlong katanungan, ano ang inspirasyon mo sa paggawa ng kanta? Bali, isa sa mga inspirasyon ko ay isa talaga dyan ay ang aking nanay, aking ina, dahil yun nga, mahilig siya sa musika, mahilig siya sa musika, naging inspirasyon ko yun. Tsaka yun, yung mga ano, mga kanta ko na mga yung Treasure Life, tsaka yung mahilig din ako mag-express ng aking nationalistic sentiments. Yun, bali, sa talaga akong yun, mahilig nga ako, talagang binibigyan ko ng halaga ang ating bansa, kung saan tayo nang galing. Kaya ang mga kanta ko dito madalas inspired, pero pinaka talagang nag-inspired sa akin ang aking nanay. Ah, so yung aking huling katanungan, to medyo maganda tong katanungan ko ito. Paano mo naisip na tumugtog gamit ang dahon? Ah, magandang katanungan yan, dahil yun nga, madami din tao ang napapaisip kung paano ba ako nagsimula dito. At nabigyan pa ako ng Guinness Book of Record Award sa taong tumutugtog ng gamit ang dahon. Bali, yun nga. Siyempre, pagbata ka, naglalaro ka sa kalsada, yan, naglalaro ka. Pero darating sa punto na, yun nga, marami ang kaming mga sinusubukan. Bali, yun nga, na-try kong tumugtog gamit ang isang dahon. Parang ito, itong dahon na to. Tapos, gaganyan mo lang naman siya, kasi ipan mo. Pero, kailangan yung dahon na gamit mo ay akma din para sa tutugtugin mo, dahil yun nga. Pero dun ko, yun nga, kaya ako yung natutunan, dahil yun nga, habang ako yung tumatanda, habang nasa kalsada ako, habang nasa probinsya namin, yun nga, naglilibot-libot ako, may mga dahon dun, sinusubukan ko. Parang pag wala kang magawa, yun, na tatry mo yung mga ganung bagay. Yun lang naman. Yun lang ang aking kasagutan. Ah, maraming salamat ho, Sir Levi. Maraming salamat.